ang pinaka-aantay ninyo, ang MP2 2022 dividend rate. So I will discuss yung dividend rate announcement and yung performance versus other investments ng MP2. Alam nyo po, nandun po ako kanina at isa po tayo sa mga naimbitahan na mag-witness ng, ano, no, ng announcement ng Pag-IBIG dividend rates, at yun talaga yung highlight, no? At nakakatuwa kasi ang dami talagang mga tao na nandun, at I feel so honored kasi kasama ako sa mga naimbitahan. Okay, at ito na po ang ating dividend rate for 2022. Yan po ay 6.53% sa regular savings Pag-IBIG natin at 7.03% per annum yon ng ating MP2 savings. So ano po yung ibig sabihin yan? Yan po yung kinita ng savings ninyo from year 2022. Ngayon lang po yan na-announce dahil nag-audit pa ang Pag-IBIG, nagkaroon pa ng external audit yan, chinek pa nila at yung mga accuracy ng kanilang mga information to make sure na tama talaga. Kaya umabot na ng March yung announcement. Tapos, malamang po nitong April ay mapopost na yan sa ating virtual Pag-IBIG. Kaya ako excited na naman akong tumingin sa ating virtual Pag-IBIG. At kung mapapansin nyo po, no, mas mataas yung ating Pag-IBIG MP2 sa regular savings. Yung regular savings po, ito yung regular na kinakaltasan tayo ng either 100 or 200 pesos base sa type of membership natin sa Pag-IBIG. Napaka-happy talaga, di ba? So mamaya abangan ninyo, i-compare natin siya with other investments. And you will truly find out na napakaganda nitong Pag-IBIG MP2. Ito po ang financial highlights according to the report of the chairperson. Ang DSUD po, no, si Mr. Acosar, yung secretary natin, nag-report siya na nagkaroon po ng 54% increase in savings ang Pag-IBIG. So that's both regular and Pag-IBIG MP2. So from 25.95 billion last year, naging 39.84 billion ang savings na na-mobilize from last year alone. Ito, makakaloka, di ba? Magaling mag-save ang mga Pilipino kung talagang mayroon tayong maganda at maayos na facility na paglalagyan. Marunong po talaga tayong mag-invest, no? Ang sinireport din po na 53.6 ng short-term loans ay na-release noong 2022 at ito ay nag-benefit ng 2.6 million members natin. Sa narinig ko kanina, there are about 55 million Pag-IBIG members. At doon sa 55 million na yon, 2.6 million po ang nabigyan ng short-term loan. At para sa akin po, kung tayo ay mangungutang, bago pa tayo pumunta sa 5-6, bago pa tayo pumunta sa mga apps natin para mga mangungutang na napakataas ng interest, nako, ito na lang pong Pag-IBIG ang puntahan natin kasi ang short-term loan dyan, mababa ang interest rate, at kapag ikaw ay nanghiram dyan, mas mababa ang interest at ang makikinabang tayo ding mga members kasi yan po yung dinidistribute na dividend sa Pag-IBIG MP2. Okay? At meron po tayong record releases in the number of houses na naipatayo dahil po sa savings natin. Kaya napakahalaga ng function ng savings natin sa Pag-IBIG dahil yan po ay ginagamit para sa pagpapatayo ng bahay na basic need nating lahat. Alam nyo po ba, 6.8 million ang backlog natin sa number of houses. Napakarami pong backlog. Kaya po, bawat sentimo na nailalagay natin na savings dito sa Pag-IBIG ay nakakatulong tayo para i-address yan. Nagkaroon din po ng record revenues and record net income ng 2022. Kaya, post-pandemic, yung dividend na ibinigay ng Pag-IBIG Pag-IBIG sa MP2 na 7.03% ay siyang pinakamataas post-pandemic. Okay? So, yan po, no? Ang modified Pag-IBIG Savings 2, ito po ay open to all regular Pag-IBIG members with at least 5,000 pesos na monthly income. Voluntary savings program po ito na may minimum na 500 pesos na contribution. So, kahit ilang beses ka pong mag-deposit in a month, kung kaya mo, basta minimum every time 500 pesos, that is acceptable. And according to our Home Development Mutual Fund, yan din po ang tawag sa Pag-IBIG, Circular 276,
lagi pong mas mataas ang MP2 dividend kaysa sa regular savings. Kaya po yun sa napansin natin kanina, no? So dito, mas mataas po yung ating MP2 kaysa doon sa regular savings. At ang lagi kong napapansin ay by half a percentage point ang kanyang itinataas. Okay, tax-free po ito, government guaranteed. Saan ka ba nakakita ng ganyang savings program? Ano? Tax-free, wala na yung 20% na withholding tax. Tapos, garantisado pa ng government. Diba? E pag kinumpara natin yan sa mga treasury bills, may guarantee nga ng government, pero may tax naman. Diba? Dito sa Modified Pag-IBIG Savings 2, tax-free po ito. Long-term savings program ito, ito po ay 5 years. And it can be withdrawn before 5 years if you have total disability or insanity, separation from work by reason of health, and death. May iba po pong mga rason dyan. Pero pwede nyo rin pong i-preterminate even without a valid reason, pero may penalty tayo. Yung kalahati na lang ang ng dividend ang kikitain natin as penalty. No? Kasi for example, itong 7.03, ang mangyayari na lang dyan ay 3.515 na lang yung makukuha mo na dividend kung ipipreterminate mo earlier than 5 years. Okay? At kasi kinukwento ko 'yan kasi nako na ano no, kinailangan ko ang cash at naasahan ko ang Pag-IBIG MP2. Pero syempre babalik tayo diyan kasi nakakagana naman itong 7.03%, 'di ba, na dividend rate. Ayan. Okay. So kung meron po kayong mga katanungan, ha, kayo po ay mag-message lamang. Ayan, sabi ni Jerry Espinosa, wow, ang laki naman yan. So sabi ni Rose, tinatanong niya, kailan daw ba magre-reflect yan sa virtual Pag-IBIG? Usually po by April, May ay nandyan na yan sa Pag-IBIG account, virtual Pag-IBIG account natin. Okay, so ang MP2 versus other investments, tignan natin ha. Unang-una ay kinukumpara ko talaga muna ito sa ano sa stock market. At makikita niyo po dito, yung blue ay yan po yung dividend rate natin sa Pag-IBIG MP2. Tapos yun naman pong orange, yan po yung stock market performance for the whole year. So kung mapapansin ninyo, out of the how many years ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 years, out of the 8 years, tatlong taon lamang po nag-post ng positive ang stock market. Actually dito hindi mo nga masasabing positive, ay negative pa yan. Dalawang beses lang, no? Kaso ang nangyayari kasi, napapako ang mga tao sa ganitong laki, oh, sa ganitong laki ng investment, na investment return, 25.11. Para sabi nila, ay, dyan na tayo sa stock market, may 25.11% yan. Guys, tignan nyo naman, in the last 8 years, isang beses lang po yun nangyari, no? Pero, itong sa Pag-IBIG, no? Ito ay consistent na nagbibigay na positive. Nagre-range ng 5% to 8%. Sana nga bumalik dito, di ba, sa 8%. May kutob ako na ngayong taon, 2023, babalik tayong 8%, no? Kasi tumataas eh, ang performing loans daw ng Pag-IBIG loans ay nasa 90%. So, itaas man lang natin yung 92%. I think ma-hit natin ulit yung 8% na dividend rate. At alam nyo po, kaya talagang very appropriate yung pangalan na Pag-IBIG sa ating savings, no? Kasi ang secret ko po talaga sa pag-i-invest ay para ding Pag-IBIG. Dapat consistent and predictable. Tingnan nyo, oh, napaka-consistent na nagbibigay ng dividend ang Pag-IBIG at napaka-predictable. Ganun dapat ang Pag-IBIG sa bulsa at sa puso. Di ba? Kasi kapag nag-i-invest tayo na napaka ano no, hindi sure yung ating pinaglalagyan at ikaw ay kinakabakabahan, nako, hindi po yan magandang investment, no? At ano yan? Yan po, oh, yan po yung example niyan, yung mga negative na yan ng stock market. So para siyang roller coaster ride. Ayaw natin ng roller coaster ride kung ang pinag-uusapan natin ay pag-investments, okay? Now, let us put this into numbers. Kung tayo ay naglagay January 2015 ng 1 million pesos, magkano na ngayon yan kung inilagay natin siya sa stock market? Dyan, dyan, dyan! Yung 1 million po natin ay worth
910,000 na lamang po as of last year. Pero kung nilagay mo yan sa Pag-IBIG MP2, yung 1 million pesos mo ng January 2015 ay 1.67 million pesos na ngayon, guys. Tax-free pa yan. Nakatulong ka pa sa housing. O, di ba? Ang ganda-ganda niya. Okay, i-compare naman natin ito sa 5-year bond. So, pareho ito na government program. Ito po ay may 5 years na term. Pero ang MP2, tax-free. Ang government bonds po ay mayroong 20% na withholding tax. Itong blue na nakikita natin dito ngayon, this is our dividend rate for Pag-IBIG. At itong yellow ay ang mga net yield na ng 5-year treasury bonds natin. At kung makikita natin talaga, consistent na tinatalo ng Pag-IBIG MP2 yung rate ng return na makukuha natin sa bonds natin. So, sinasabi ko ba na huwag na tayong mag-invest sa bonds? Hindi naman. Kasi napakahalaga na i-diversify natin ang ating investments. Maglagay tayo sa Pag-IBIG, maglagay tayo sa bonds, maglagay pa tayo sa iba. No? Pero, para sa akin, dahil super tried and tested na natin ang Pag-IBIG, ay dito tayo maglagay ng malaki. Okay? So, ayan ha, read my lips. Lakihan nyo po ang ilagay sa Pag-IBIG MP2. Okay. I-compare din natin ang one-year treasury bill sa Pag-IBIG MP2. Pag naglagay tayo ng 1 million noong 2010, magkano na ngayon yan sa Pag-IBIG at magkano na ngayon yan sa one-year treasury bill? Sa one-year treasury bill, magiging 1.5 million, naging 2.11 million na sa Pag-IBIG MP2. How about naman, sir, inflation? Kasi, di ba, yung inflation ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Yun namang dividend, yaan yung kinikita ng pera natin. So, tinataas niya yung purchasing power ng ating pera through that income that we earn. So, ibig sabihin yan, kung mas mataas yung ating kinikita sa dividend kaysa sa inflation, oy, panalo tayo dyan. Real growth ang tawag dyan. Kasi tinalo, may pasobra pa ng dividendo yung inflation rate o yung pagtaas ng gastos. Ibig sabihin, kayang-kaya nating sumabay, no, sa pagtaas ng presyo ng bilihin. And ayan nga, oh, in true fashion, ay talagang, in true Pag-IBIG fashion, talaga namang mas mataas ang ating mga Pag-IBIG dividend rates kumpara sa inflation rate. Okay? Siyempre, mahirap naman po na ano, wala naman talaga tayong control dyan sa inflation na yan. I mean, tayo as individuals. Pero ang gobyerno, meron po magagawa yan. Kahit na last year, 5.8% tayo, 7%. Pero kabahan tayo ha. Kasi January, 8.7% ang inflation. February, 8.6%. Uy, naku, kung magtutuloy-tuloy yan, baka kabahan tayo sa ating dividend rate for 2023. So kahit pa magbigay ng 8% ng dividend ang Pag-IBIG MP2, tapos 8.5% naman ang inflation rate natin, oh, talo tayo, di ba? Kaya po, guys, pagdasal natin ha, na umayos ang ating umayos ang ating ekonomiya para ang inflation ay makontrol natin. Okay? As gaya ka ng sinabi ko kanina, maganda po na mag-diversify tayo ng ating investment para po ang risk ay nasa spread natin at marami tayong aasahan na multiple sources of income. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Sige. Handa ka na bang lumevel up sa savings mo? Join the SEDPI ka social community and get started to be a social investor today. Step 1, umattend ng self-paced online pre-membership education seminar. Mag-sign up sa bit.ly/SEDPICOOPPMES now na! Step 2, i-deposit ang iyong initial share capital, membership fee at joint venture savings sa GCash, BDO Online Banking, BPI Online Banking, Maya, EasyPay or Direct Bank Deposit. Daming options, di ba? Sundin ang simple instructions sa bit.ly/SEDPIPay para makapagsimula. Step 3, mag-login sa iyong SEDPI SRI online account at ipaalam ang inyong deposit. Go to bit.ly/SEDPIOnlineSRI at kami na ang bahala sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Sali na sa SEDPI Kasosyo ngayon and let's start building a brighter financial future together.